Hindi katulad ni Dr. Jose Rizal o ni Colonel Quintin Salas, walang bantayo para kay Ginoong Peter Solis Neri sa plaza ng Dumangas. Wala rin kalye pinangalan sa kanya kahit marahil ay marapat dahil siya ay isang sagisag ng lahi, bayani ng panitikan at sine, isang idolo, isang luwaran at inspirasyon, isang sagisag kultura katulad ng simbahang ito. Sino nga ba si Peter Solis Neri ng Dumangas? Maraming magsulat sa mga sugilanon, siligaynon. Ng patay na writer, paladaog sa Palangka Awards, idol! Nagahimo ang mga pelikula nga hiligaynon. Idol nga manunulat! Peter Solis Neri, it's so great! Kampiyon nga manunulat ng hiligaynon. Si Peter Solis Neri, idolo! Magaling na manunulat! Award winner! Bayani ng panitikan! Sino ba talaga si Peter Solis Neri? Simpleng tao lang naman talaga ako. Hindi ko inaral ang pagsulat. Nakahiligan ko lang. Marahil, mapalad lang talaga ako at palaging nananalo sa mga patimpalak sa pagsulat. Mapalad din ako na kapag-imbab ng mga libro mula na ako'y 23 gulang pa lamang. Ngayong 2013, 20 libro na ang aking nalilakad. Sa kasalukuyan, ipinaglalaban ko ang panitikang Hiligaynon at panitikang pambata dahil kakaunti lamang ang mga sumusulat nito. Ipinanganak at lumaki si Peter sa lumalang kapaguro ang kanyang mga magulang. Kahit maliit pa siya, ay kinikita na siya ng talento sa pagsulat. Sinanay siya sa pahayagang pampaaralan. Sa mga taong pagkatapos ng unang People Power Revolution sa EDSA noong taong 1986, kabilang na si Peter sa mga bagong sibol na mga manunulat sa kanlurang Visayas na nagbigay ng panibagong buhay sa panitikang Hiligaynon. Sa isang patimpalak noong 1991, siya ay tinaguri ang hari ng Ilalaybay o hari ng panulaang Hiligaynon. 7 taon niyang pinagtanggol at pinahawakan ang korona hanggang taong 1998. Nanalo ang kanyang mga tulak at kwentong Hiligaynon sa mga patimpalak ng Cultural Center of the Philippines, ng National Commission on Culture and the Arts, at sa Carlos Palangka Awards for Literature. Taong 1998 din nang manalo si Peter ng Centennial Literary Prize para sa kanyang dulang pampelikula. Siya ang nag-iisang Ilonggong nakakamit ng premyo sa makasaysayang patimpalak na iyon. Kilala si Peter sa mga paaralan dahil madalas siyang nagbibigay ng mga lecture at workshop. Mahalaga para sa kanya ang magbahagi ng kanyang mga nalalaman. Hindi siya marami. Iniidolo siya ng mga kabataan. Paglako, hanga sa kanya. Sa FNF, kilala si Petra bilang sagisag ng kultura ng Ilonggo at panitika ng Ilonggo. Meron nga siyang website na www.petersolisneri.com. At meron din siyang page na Peter Solis Neri Foundation. Itinatag ko ang The Peter Solis Neri Foundation for Hiligaynon Literature and the Arts noong 2012 bilang suklit at alay sa pamayanang Pilipino. Layunin ng foundation ang palaguin, pangalagaan at palaganapin ang wikang Hiligaynon. Kaya sa aming unang taon, nagtaguyod ako ng mga patimpalak sa pagsulat ng mga tula at maikling kwento sa wikang Hiligaynon. Naglimbag din ako ng 2 librong Hiligaynon, isang kalipunan ng mga kwento at isang koleksyon ng mga tula. Sa tulong ng Film Development Council of the Philippines, nakagawa din ako ng isang magandang pelikulang Hiligaynon. Ayon sa mga kritiko, isa iyon sa 3 pinakamahalagang pelikula sa wikang Hiligaynon. Wala pang kaling ipinangalan sa kanya. Wala pang bantayog sa plaza para sa kanya. Subalit, si Ginoong Peter Solis Neri, isang tunay na bayan ng panitikang Hiligaynon. Isa siyang huwaran na iniidolo ng marami. Isang dakilang manunulat at alagad ng sining.
na may pagmamalasakit at konkretong ginagawa para sa pagunlad ng katutubong wikang Hiligaynon. Dahil dito, isa siyang sagisag kultura, isang dangal ng lahing Ilonggo, lahing Pilipino.